niya. Panginoon niyang naghirang sa tinumbos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lupa kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamti ng iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya ng tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasan niya ng matuwid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa kapatid doon nang malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan
siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, aawit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tahanan. Hari na sangkalupaan, Diyos na makapangyari. Tumayo na po ang Alleluia, 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 Alleluia. Mula sa mga si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy hingi kayo ng Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Aba. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Salitang nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa oras na tayo'y lalapit sa Diyos, lalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng ating Poong Jesus Nazareno. Sinasalita ito ni Jesus ng patalinhaga, pero gusto niyang liwanagin sa kaniyang mga alagad na ang kaniyang salita ay hindi palaging idinadaan sa pamamagitan nito, kung hindi diretsahang nagsasalita upang turuan ang bawat isa kung papaanong humingi ng tama sa Diyos. Hihingi tayo sa Diyos. Magdadasal tayo sa Diyos, una sa Ama,
sa pamamagitan ni Jesus at sa paggabay ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pagmamahala ng Ama at Anak ay siyang nagbunga ng Espiritong gumagabay sa lahat upang bigyan ng liwanag ang tatahakin nating landas sa buhay ng ating tunay na pagka-Kristiyano patungo sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Sa kaisipan ng mga alagad, hindi ito maliwanag. Sa kanilang karanasan kay Jesus, hindi nila maunawaan kung ano ang kaniyang sinasabi. Pero pagkatapos na ang lahat ng ito ay mangyari, pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay at napakita sa kanila at sinasabi niya na ako'y muling babalik at ipadadala ang Espiritu Santo, ganun na lamang ang kanilang kagalakan sa pag-asang kanilang hinihintay. May mga bagay din tayong hindi nauunawaan. May mga katuruan o salita ni Jesus na hindi halos natin maunawaan. Pero dahil sa pananampalatayang nagmumula sa kaniyang salita, tayo ay umaasa na sa takdang panahon at sa kaniyang oras, darating at magkakaroon ng kaliwanagan ang lahat. Ito ang buhay Kristiyano. Ito ang buhay paglalakbay dito sa mundo. Ito ang ating tinatahak. Isang daang hindi maliwanag, pero nagkakaroon ng katiyakan kapag ang daan ni Jesus, ang liwanag ng Diyos, si Jesus na siyang liwanag, ang nagbibigay ng tanglaw. Wala na dapat ibang gumagambala sa ating paglalakbay, sapagkat sa oras na ito ay muling sinasabi ni Jesus na dadalangin ako sa Ama, na ako ang magiging tagapamagitan upang tayo'y magkaroon ng katuparan sa ating kahilingan. Bakit nawawala ang pananampalatayang ito gayong diretsahang sinasabi ni Jesus sa ating lahat? Dahil tayo ay naliligaw ng iba't ibang bagay sa mundo na walang katiyakan. Kaya nga po, dapat natututo at lumalalim tayo sa ugnayan sa Diyos. Natutuwa ako kagabi dahil dun sa aking minisahang burol, umikot ang aking paningin at nakita kong walang nakahaing pagkain doon sa larawan nung namatay. Kasi kadalasan, akala natin yung pagkain inilalagay ay makapagliligtas pa sa kaluluwa ng namatay. Wala yun, hindi yun itinuturo ng simbahan. Aalisin niyo yung kaugaliang iyong hindi ko alam kung saan nang galing. Yun bang litrato ng patay, lalagyan niyo ng kung ano-anong handa, maliliit na portion, kung ano yung hinahanda niyo. Minsan nilalagyan ng minudo, minsan may suman, minsan nga may tubig, may nakita ko kape. Hindi naman yung Kristiyanong pamamaraan eh. Sana nung buhay, tsaka nyo pinakain para humaba ang buhay. Hindi yung kung kailan patay, tsaka kung ano-anong inilalagay ninyo. Eh isa lang naman ang kailangan ng patay. Ang panalangin, siya ay makarating sa kaharian ng Diyos. Nalilito tayo. Kasi nanggagaya tayo sa iba. Ginagaya natin ang ginagawa ng iba na siyang nakaliligaw kung ano ang dapat nating gawin. Na ang kahilingang ating ginagawa sa Diyos ay pakikipag-usap na may relasyon sa pamamagitan ng Ama, sa pamamagitan ni Jesus, sa inspirasyon ng Espiritu Santo.
Kaya nga baka minsan, kayo rin eh, o tayo rin, pumunta ng Quiapo, nagsimba, paglabas anong ginawa? Bumili ng anting-anting. Hindi naman yun itinuturo sa loob ng Quiapo. Tinuturo ba? Hindi. Hindi nga yun pinapayagan. Masama nga iyon. Dahil iyon ay pag-alis sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kapag bumili ka ng anting-anting, isa lang ang ibig sabihin nun. Tinatanggal mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kaya kahit anong gawin mong panalangin, hindi iyan matutupad dahil may iba kang Diyos. Dahil ang Diyos mo yung hawak mong anting-anting. Nakakita ka, namumroblema ka, saan ka pumupunta? Di ba nagpapahula ka? Kasi gaya-gaya ka sa nakikita mo sa iba. Hindi naman yun itinuturo eh. Hindi itinuturo ang mga bagay na yan. Ang itinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay diretso. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kaniya sa pangalan ko hanggang ngayon. Ibig sabihin, mali ang ating pamamaraan. Ang pamamaraang sinasabi ni Jesus, magdasal tayo sa Ama sa pamamagitan niya at sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang panalangin iyan ay simple pero hindi tayo nagtsatsaga at hindi tayo naniniwala. Wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang pinuntahan ni Jesus ang makiisa sa Ama at makiisa sa kaligayahan ng kalwalhatian ng langit. Kaya po sa araw na ito, muli nating ibalik ang daang ating tinatahak at huwag maging aligaga sa mga bagay na hindi naman tama, sa mga bagay na hindi naman nakapagbibigay ng kaligtasan. Sapagkat sa kabila ng ating kahinaan at kawalan, iniibig tayo ng Diyos. Dahil una silang nagmahal, una si Jesus na nagmahal sa atin dahil sa kaniyang tunay na pagmamahal na ito kahit na ang kaniyang buhay ay ibinigay para sa lahat. Ito ang tiyak na mayroong kaligtasan. Tiyak din naman na mayroong kapahamakan. Kaya hanggat tayo'y nabubuhay at naglalakbay, huwag nating hayaang tayo ay patungo sa kapahamakan dahil hindi tayo nakikinig sa salita at diwa ni Jesus. Kaya dun sa bahay ninyo, tingnan ninyong mabuti sapagkat ang bahay na walang katahimikan at walang pagkakasundo ay wala sa kapayapaan ng Diyos. Baka may bumabalot na demonyo. Baka may bumabalot na mga bagay na hindi nagtuturo ng tama. Baka mas marami pa pong picture ng mga artista. Baka mas marami pang picture ng mga K-pop sa kwarto ng inyong mga anak kesa sa mga bagay na makadiyos at makalangit. Hayaan nating ang salita ni Jesus sa umagang ito ay magdala sa atin sa katotohanan na wala tayong ibang paraan na makapunta sa langit kung hindi sa pangalan ni Jesus ang ating poong Nazareno. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating nadaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan.
Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na at maihahitid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwin ay dinidinig mo kami at pinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Poon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Ngayon kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan ng kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus ang ating tagapamagitan sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sibibig bago umalis na rapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Simang sakit na nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y ng masagana, siya sama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pagkakalay. Pininikat, inirak upang mahalin nang mamungat bunga mo'y panatili. Umayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipapamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan,
mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Walang higit sa yaring pag-aalay. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Mesa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Bolivar o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati
ating alam.